Magandang araw mga bata. Narito ang muling pag-ere ng Boses ng Kaalaman, ang Radyo Albino. Makinig, unawain at matuto sa nag-iisang boses sa likod ng pagkatuto. Radyo Albino. Magandang araw mga bata. Akong muli si Teacher Alvin, ang inyong gabay sa pag-aaral ng Araling Panlipunan. Tara, ating alamin ang saysay ng kasaysayan. Sa nakaraang aralin, dinalakay ang pamahalaang Commonwealth at ang buhay ng mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones. Ano na kaya ang mga sumunod na nangyari sa ating pamahalaan? Anong uri ng pamahalaan ang naitatag matapos tayong lumaya sa mga Amerikano? Alamin natin kung ano ito. Natapos ang pamahalaang Commonwealth sa pagsilang ng Ikatlong Republika ng Pilipinas noong July 4, 1946. Sa isang maringal na seremonya, nasaksihan ng sambayan ng Pilipino ang pagbaba ng watawat ng United States habang itinataas ang watawat ng Pilipinas. Ito ang naging simula ng kasarinlan tungo sa pagpapaunlad ng pambansang kabuhayan sa ilalim ng iba't ibang pamunuan. Bawat pangulo ng Ikatlong Republika ay may kanya-kanyang programa na naglayong paunlarin ang bansa mula sa pagkakalugmok nito noong digmaan. Sa pagpapatupad ng mga programang ito, maraming suliranin ang naging hamon sa mga pangulo. Anim ang nanungkulan na pangulo ng Ikatlong Republika. Nag-ambag sila ng kani-kanilang lakas at talino upang maiahon ang bansa mula sa pagkawasak ng digmaan at nagkaroon ng magandang kinabukasan ang mga mamamayan. Kilalanin natin ang unang pangulo ng Ikatlong Republika. Noong Mayo 28, 1946, nanumpa si Manuel A. Rojas bilang huling pangulo ng Commonwealth. Siya rin ang naging unang pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas sa pasinaya ng kalayaan noong July 4, 1946. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Manuel A. Rojas, tinanas ng Pilipinas ang matinding hagupit ng digmaan. Walang pondo o salapi ang gobyerno, kaya't unti-unting isinulong ang mga programang makapagpapalago ng ekonomiya. Kulang din ang supply ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mamamayan. Naparalisa ang transportasyon. Halos 80 bahagda ng mga paaralan at iba pang infrastruktura ay nawasa at napilitang isarado. Naging issue pa ang kolaborasyon o pagtataksil sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kaaway o kalaban ng bansa. Lugmok ang moral ng mga mamamayan dahil sa mga namatay na mahal sa buhay o nawalang kabuhayan dahil sa digmaan. Buong pagsisikap na hinarap ni Pangulong Rojas ang pagbangon upang magkaroon ng bagong buhay ang Pilipinas. Inuna niya ang rekonstruksyon upang muling maisaayos ang mga pasilidad at infrastruktura ng bansa. At rehabilitasyon naman upang mapanumbalik sa normal
ang pamumuhay ng mamamayan na nasira ng digmaan. Nagsumikap siyang lutasin ang mga suliranin tulad ng pagsasaayos ng kabuhayan, katiwasayan, kaayusan at mababang moralidad ng lipunan. Ang Pilipinas ay isa sa mga unang bansa na sumali sa United Nations, bunsod ng pakikipag-ugnayang diplomatiko. Naging hamon naman sa atin bilang isang bansang nagsisimulang magsarili ang mga di pantay na kasunduan at naging pagsandal sa Amerika. Lumala rin ang kalagayang panseguridad dahil sa paglakas ng puwersa ng hook o hukbong mapagpalaya ng bayan at ng Partido Komunista ng Pilipinas. Umunlad ng bahagya ang pagsasaka sa paggamit ng mga makinarya at mga siyentipikong paraan ng pagsasaka. Tinulungan din ang mga tao at pribadong korporasyon ng pagpapautang mula sa Rehabilitation Finance Corporation na ngayon ay kilala bilang Development Bank of the Philippines. Hindi naging makatarungan ang kasunduang pangkalakala natin sa Bell Trade Act o ang Philippine Trade Act dahil hindi naging pantay ang parity rights o ang karapatan ng mga Pilipino at Amerikano na linangin ang mga likas na yaman ng bansa at ang pamamalakad ng mga pambayang paglilingkod. Ngunit, napilitan tayong tanggapin ang kasunduang ito bilang kapalit sa tulong pinansyal ng Amerika sa bansa. Hindi rin naging pantay ang Estados Unidos at Pilipinas sa usaping panseguridad. Tinangkilik ni Pangulong Rojas ang maka-Amerikanong patakarang panlabas ng United States. Isa sa mga kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at United States ay ang Treaty of General Relations na nagkabisa noong July 4, 1946. Sa ilalim nito, binawi at sinuko ng United States ang karapatan sa pangangasiwa, sakop, kontrol o soberanya sa Pilipinas maliban sa mga base militar na kailangan para sa proteksyon ng United States at Pilipinas. Nakatakda rin dito na habang wala pang pandiplomatikong serbisyo sa ibang bansa, ang United States muna ang kakatawan sa Pilipinas sa mga bansang wala pa itong kinatawan. Isa sa mga kasunduang nilagdaan ng Pilipinas at United States noong March 14, 1947 ay ang Military Bases Agreement. Ayon sa kasunduang ito, 79 taon ang karapatan ng Amerika na manatili sa Pilipinas ng libre at gayon din sa ating teritoryo at mga base militar. Nakasaad naman sa Military Assistance Agreement noong March 21, 1947 ang pahintulot ng Pilipinas na magtusto sa atin ang Estados Unidos ng armas at kagamitang militar kasabay ng pagbabahagi ng kaalaman sa pamamalakad at estratehiyang militar sa Pilipinas. Lalo pang pinaigting ng mga kasunduang ito ang impluwensya at kontrol ng mga Amerikano sa ating bansa. Malaking impluwensya rin ang kaisipang kolonyal sa mga panahong iyon. Ibinunsod nito ang higit na pagtangkilik natin sa kanilang mga produkto at kaisipang dayuhan. Ang neo-kolonyalismo
ay nakaapektong lubos sa kahinaan ng Pilipinas. Naidikta ng Amerika ang mga patakarang pang-ekonomiya at politikal sa bansa at nanatiling malakas ang kanilang impluensya. Kahit tayo ay naturingang malaya. Ang pagkiling na ito sa Amerika ay nagpapatunay na hindi pa rin tayo ganap na malaya at matindi pa rin ang suliranin ng bansa ukol sa kasarinlan. Tapat si Pangulong Manuel A. Rojas sa layuning iahon ang Pilipinas mula sa mga epekto ng digmaan. Ngunit, hindi niya natapos ang 6 na taong pagsasakatuparan ng kanilang programang rehabilitasyon at muling pagtatayo ng bansa. Sapagkat noong Abril 15, 1948, namatay si Rojas sanhi ng atake sa puso pagkatapos ng kanyang talumpati sa Clark Air Base sa Pampanga. Humalili bilang Pangulo si Elpidio Quirino. Sinikap ni Pangulong Quirino na patuloy na maibangon ang bansa at mapagtibay ang kalagayan natin bilang nagsasariling bansa. Ngayon, nalaman na natin ang mga suliranin at programang ipinatupad ni Pangulong Manuel A. Rojas sa kanyang panunungkulan. Palawakin pa rin natin ang ating kaalaman sa pamamagitan ng talakayan. Muli, ako si Teacher Alvin, ang inyong gabay sa pag-aaral ng Araling Panlipunan. Radyo Albino.